Mayigit 2 milyong piso raw ang ginasto sa pagpapatayo ng kontrobersyal na Makati Parking Building na siyang naging dahilan ng pagsasampa ng reklamong plunder laban sa mag-amang Binay. Inaalam ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee kung bakit nga ba umabot sa ganyang kalaki ang nagastos sa gusaling iyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2.3 billion pesos ang ginastos sa Makati City Government sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2 na tinatawag ding Makati City Parking Building. Sa 11 palapag, isang basement at isang roof deck at laking halos 32,000 square meters, lumalabas na 84,000 pesos ang halaga ng kada metriko kwadrado ng gusali. Inaalam ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee kung totoong overpriced ito. Ilang beses binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano ang libro ng Davis, Langdon & Cia Construction Cost Handbook na ginagamit daw ng mga quantity surveyor o mga kinikilalang eksperto sa pagpepresyo ng mga construction projects. Base dito, noong 2012, kung kailan patapos na ang pagtatayo ng gusali, hindi lalagpas sa 23,000 pesos per square meter lang ang halaga ng mga car park. Ang mga opisina, hindi aabot ng 40,000 pesos. Kung premyadong opisina, mataas na ang 50,000 per square meter. At ang average cost ng 5-star luxury hotels ay 64 hanggang 74,000 per square meter. Mas mura pa rin sa 84,000 per square meter ng parking building sa Makati. Depensa ni Makati Mayor Junjun Binay, hindi raw nila talaga tinipid ang parking building para ipakita ang pagiging world class ng lungsod. Para sa amin, hindi pwede ang pwede lang. Ang ginawa po namin ay isang world class building na pinakikinabangan ng mga taong gagamit nito. Ikinumpara din sa komite ang building sa mga premyadong gusali sa Makati. Ayon sa isa sa nagsampa ng reklamong plunder sa magawang Binay na si Attorney Renato Bondal, lumalabas na mas mahal ito kumpara sa luxury condo na Shang Tower na may total contract price at 2 billion pesos at the residences sa Greenbelt na may total contract price at 2.8 billion pesos. Wala po kayong kisame o ceiling. Kino-confirm niyo po ta, tama to. Nakalabas lahat ng mga tubo, nakalabas yung mga electrical. In other words, ordinary, not world class. Mula dito sa kabilang ibayo ng Pasig River, makikita ang kontrobersyal na Makati City Parking Building. Malambot daw ang lupang pinagtayuan ito dahil malapit sa ilog. At pundasyon pa lang, ginastosan na ng 100 milyong piso. Sang-ayon ng kontraktor at opisyal ng Philippine Constructors Corporation na si Lito Madrasto na posibleng magpamahal sa isang gusali ang pundasyong gagamitin dito. Depende rin sa disenyo at materyales na gagamitin. The best way is to have a feel of what really was there. Get a quantity surveyor. Because the quantity surveyor, they have the database to tell you what went in there. Because they know the pricing on any given year. Ayon pa kay Madrasto, base sa kanyang karanasan, kalakaran ng meron talagang nakikinabang sa mga construction project. Marami nang umumisyon, both in government and private. That is an issue that we're trying to solve. Ilang beses nang iginiit ng kampo ni Vice President Jejomar Binay at anak nitong si Mayor Binay na hindi sila nakinabang sa pagpapatayo ng gusali. At hindi rin daw ito overpriced dahil sadyang dekalidad daw ang mga materyales sa ginamit dito. Sa Lunes naman, nakatakdang inspeksyonin ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang pinagmamalaki ng lungsod na umano'y world-class na gusali. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Horas.